Japanese treasure, batong, hugis, barko. Assessment rating 134. Ngayon, bago natin ituloy ang lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong CodeRader MMS. Nang sa ganun, updated kayo sa mga bago kong mga simple na content at makuhanan ninyo ng mga idea mga tips about treasure hunting. Ganun din dito sa Facebook page ko, CodeRader Official. Sa mga gustong magpabasa ng sign sa area nila, ito lang ang gagawin mga sir, mga madam. Ayan. Pero dapat klaro at legit ang mga sign na ipapasa ninyo sa akin. Ayan mga katits. At yung mga ibang kasama natin na gustong magpapabasa ng mga sign na nakukuha galing sa ilalim mga katits, tulad nito. Hindi ako nagbabasa ng mga sign na nakukuha sa ilalim. Ang binabasa ko lang, sign na sa ibabaw. Alam niyo na mga katits, kung bakit hindi ako nagbabasa sa mga sign sa ilalim, alam niyo na ang dahilan, palagi kong sinasabi, hindi ko alam bakit kayo naghukay dyan. Ayan ang unang dahilan. Pangalawa, kung nahihirapan kayo, ay tigil ninyo na ang paghukay ninyo. Ang pangatlo, maliban lang kung kasamahan kita sa organisasyon namin, kakilala kita, kamag-anak kita, at nagpa-scan ka sa akin. Kung kabilang kayo doon sa tatlong nabanggit ko, ulitin ko ulit, kasamahan ko sa organisasyon. Pangalawa, kamag-anak kita, kakilala kita, kaibigan kita. Ayan, pwede yun. Pangatlo, yung mga nagpa-scan sa akin by thermal scanning. Sila lang yung mga grupo na pwede kong basahin ang mga sign na nakukuha nila sa ilalim. Pero kung hindi kakabilang doon, basinsyahan tayo mga katits. Sorry talaga kasi medyo parami ng parami ang ginagawa ko at saka busy ako mga katits. Maliban pa doon sa dahilan na hindi ko alam kung bakit kayong naghukay dyan sa area na yan. Ayong kaibigan ko na lang, pag nahihirapan na kayo, titigil nyo na ang pag-explore ninyo or ang paghukay ninyo. Dahil yan na yung time na nalilito na kayo sa paghukay ninyo. Sorry talaga mga katits. At bago natin ituloy ang content nito mga katits, mag-intro muna tayo. Let's do this! Isang mabilisang sign reading mga katits by trigonometry, ideograph, ideogram, triagram at saka character sign, symbol reading at code reading. Ngayon mga katits, yan ang mga sign ni sir, babasahin natin yan. Read one into another. Ang pagbasa ng mga sign mga katits. Let's go! Ang area na naman ang nagpapasilip ng sign nila by mga picture nila na pinasa sa akin. Pag nagbasa kayo sa mga sign mga katits, palagi kong sinasabi sa inyo, huwag nyo nang munang intindihin ang mga naka-engrave dyan. Ganyan, wala, huwag yan. Intindihin nyo muna ang characteristic symbol ng bato. Kung anong forma siya, yun ang magbibigay sa inyo ng tamang direksyon o anong mayroon sa hinahanap ninyo mga katits. Kung mapapansin ninyo, naka-engrave siya o nakahugis siya ng parang barko mga katits. Ibig sabihin, pag barko ang target na sa matubig na lugar. Tama ito mga katits na may ginuhit dito na sapa. At naka-align ang dulo niya papunta sa guhit ito, sumabay ang guhit ito. Ngayon, dito naman tayo sa engraving sa gilid. Kung makapapansin niyo mga katits, may apat na dot. Isa, dalawa, tatlo, apat. At may panglima sa gitna. Pero hindi siya 100% sa gitna, dapat dito yan, deform siya mga katits. Ibig sabihin, sa code natin, box, cemented box mga katits. Ang hinahanap nila ay nakasimintong box.
at tama-tama naman nilagay banda dito sa kung barko man ito sa may compartment na side sa ilalim. Kasi pag ang barko mga katits, ang lagayan ng pinakabudigan niya nandito banda mga katits, tama to. Ngayon, dito naman tayo sa kabilang harapan niya. Ito yung harapan niya mga katits. Ito yung apat na dot at may panglima sa gitna. Ito yung sinasabi kong sapa at may directional sign o landmark na sa gitna ng sapa, pinaka landmark niya. Ngayon mga katits, kung mapapansin nyo, dito ang pinakagitna dumaan. Yan. Bakit may dot dyan? Hayaan muna natin siya mga katits. Ito, kumain yan. Ito ang pinakaharap niya mga katits. Yan. At may isang dot sa gitna. Mukhang barko siya na may tuldok dito sa bandang side. Sa bandang puwitan mga katits, mapapansin natin na may parang dalawang daliri na nakaipit. Ibig sabihin mga katits, ang target na hinanap nila ay kib na inipit ng matigas. Matigas na kib, ginawang kib na nandoon ang mga load. Dahil ang sinadyang pag-ipit sa karakteristik ng sign ito ay bandang compartment ng barko. Kumbaga ito yung barko. Mapapansin nyo yung daliri na yan, inipit ang bandang compartment niya. Ibig sabihin, kib type na matigas na kib. Ngayon, dumako naman tayo sa kabilang side. Ito ang puwitan niya. Ito yung sinasabi kong daliri. Ayan, dalawa yan. Hindi natin alam kung sa ilalim may pangatlo pa. Ngayon, may X na hindi siya perfect ng X na X. Ibig sabihin nito mga katits, wall type. Ang target na hinanap nila nasa pader ang umipit, nasa pader ang umipit nitong kib na to at ang compartment ng characteristic symbol sign nito mga katits ng barko. Ngayon, balikan natin yung harapan. Yan. Sa kabilang side, umipit sign siya na hinawakan or inipit na daliri. Sa kabilang side, box. Ayan siya mga katits. Pero ang direction sign niya dito, travel sign order o power sign na pupunta nila, hindi ito mga katits sa gitna. Ang pinakamagandang gawin dito, balikan natin yung isa. Yan. Maglagay sila ng compass dito mga katits at kunin nila ang bearing degree dito. Sukatin nila ang pinakagitna na yan. Hindi ito ang travel sign ang harapan na yan. Hindi nila pwede sundan yan. Mali yan. Maglagay sila ng compass dyan banda at kunin nila ang bearing degree niyan at yun ang pupuntahan nila kung tama ba yan mga katits. Ngayon malalaman naman mga katits dahil pag naglagay sila ng compass dyan at ang bearing degree niyan papunta dito at may sapa sa baba, nandun yung travel order sign mga katits. Sundan nila yung travel sign order at hanapin nila ang given na ito mga katits. Given na ito. Given na landmark sa gitna ng sapa. Ito ang pinaka landmark ng gitna ng sapa. Pag nakita nila yan, doon naman sila magkukumpas, paakyat. Ngayon, pag paakyat sa sapa, sundan nila pero malayo-layo yan mga katits. Didistansya yan. Hanapin nila ang mataas na pangpang at maraming bato. Dahil sigurado ako na nandun inipit ang kib siya na inipit na or tinambakan ng mga bato. Ayan, nandun siya mga katits. Medyo malaki ang trabaho ito mga katits dahil ang ginamit nilang character sign ay barko. Ibig sabihin ang barko mga katits, alam naman natin malaki ang load niyan at volume yan dahil sa compartment pa lang ng barko tunilada maglagay yan mga katits. Okay, maraming salamat sa mga nanonood at kila Sir from Mindanao. Nabigyan ng linaw ang area nila sa mabilisang pag-sign reading. Okay, thank you mga katits. God bless.